Takot din po dun sa mga kwento sa akin ng mga ibang pamilya po dun. Yun nga po, maraming umaasa kasi time to time din na may mga follow up sila sa document section. Nabibigyan sila ng mga date ng paglaya ng mga pamilya nila. And then, pag dumating daw po yung date na yon, doon na po lumalabas yung mga pending cases nila. So, inaalokan muna ng di umano tulong, pero may kapalit. Pero pagdating nung araw na ipinangako o pinaasa sa inyo, biglang may sagabal pala, may problema pala. Mostly po, ganun pang nangyari, madam. Ilan kaya yung kumakagat sa ganyang klaseng alok at ilan sa kanila ay naiipit naman sa isang biglang hadlang pagdating nung araw na di umano ipinangako? Kung sa mga personal ko po kilala, yun nga po, hindi na po higit ng 20. Pero dun sa mga kakilala pa rin po ng mga kakilala ko, marami din po nagsasabi sa kanila. So parang ano, no? Ang tawag nito? Kung yung unang alok ay tatanggapin nyo, medyo parang madedehado kayo. Pero pag umasa naman kayo, dehado din sa huli. Ganun po ang nangyayari, ma'am. Magkano po ba yung hinihingi sa bawat pamilya ng inmate sa ganitong klaseng scam? Sa ngayon po, wala po akong alam kung magkano po yung exact na amount na hinihingi sa kanila. Basta sa akin lang po, yung 50,000 ang talagang diretsahan na hinihingi nila sa akin. Sa tingin niyo po, ganyan ding halaga ang hinihingi sa bawat ibang pamilya ng inmate? Sa obserbasyon ko po, depende po sa katayuan ng buhay. Depende po sa katayuan ng buhay? So, opo. Parang ano ba yun? Parang socialized tuition fee, ganon? Socialized GCTA for sale? Opo, kasi sa party ko po, sinabi kong hindi ko kaya yung mga ganon amount. Kaya nagsabi sila sa akin na kahit yung 50,000 eh okay na. At saka magaang lang naman daw po ang naging case ng asawa ko. 50,000 ay okay na at magaan naman daw yung kaso ng asawa nyo. So, pwede po nating isipin na sa ibang mga inmate, hindi lang 50,000 yung hihingiin. Lalo na po yung naging mas mabigat ang kaso. Malamang po ganun. So, malaki-laking pera po ano, kung imumultiply natin sa dami ng mga pamilya na iba-iba ang may kakayahan sa buhay, iba-iba rin ang gravity ng offense. Yes po. So, alam niyo po ba kung ano yung hatian? Wala na po akong knowledge, ma'am. Meron po bang, may alam pa po ba kayo na sino pa ang may cut? Sino ang may cut sa ganyang mga hinihingi nila? Wala na po akong alam, ma'am. Basta silang tatlo lang po na pangalan na na-mention ko. Yun lang po ang talagang nakausap ko ng harap-harapan. At yung ilan po sa kanila ay nandirito rin po ngayon, ngayong araw opo, sa ating ma'am hearing. Opo, ma'am.